naman na makasama kayong muli para matuto na salita na Diyos! Excited na ba kayong lahat? Ako rin! Kaya naman, simulan na natin ang ating Sunday School! Dalangin tayo. Tingnan natin ang ating mga mata at itungo natin ang ating mga ulo. Panginoon, maraming maraming salamat po sa umagang ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na matuto na inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan para marami po kaming matutunan. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Yan! Talaga namang ready na tayo para sa ating Sunday School! Kaya naman, tara na! Simulan na natin ito sa pamamagitan ng pag-awit para sa Panginoon! Ating kwento ngayong araw na to? Mabuti naman! Ang ating kwento ay nagmula sa Biblia. Ito ay matatagpuan natin sa aklat ni Daniel. Handa na ba kayo? Mabuti naman! Simulan na natin ang kwento. Mga bata, mahilig ba kayong makipagkwentuhan sa inyong mga kaibigan? Ako rin, mahilig akong makipagkwentuhan sa aking mga kaibigan. Alam niyo ba mga bata na pwede rin nating kausapin ng Panginoong Jesus? Tama yun! Pwedeng-pwede! Kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng Biblia. At siya naman, kinakausap natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Tama mga bata! Merong isang hari na nagngangalang Haring Darius. Si Haring Darius ay merong malawak na kaharian at meron din siyang maraming mga tauhan. Upang mapangalagaan ang kanyang kaharian, hinati niya ito sa 120. At kada grupo,
merong isang pinuno na nangunguna sa kanila. At bawat pinuno naman ng kanyang kaharian ay merong prinsipe na nangunguna sa kanila. At isa doon ay si Daniel. Si Daniel ay malapit na tagasunod ng Haring Darius. Kaya kinakainggitan siya ng ibang prinsipe sa loob ng kaharian. Ang nais ng mga prinsipe ay mapaalis si Daniel. Ngunit wala silang makitang kamalian dito. Kaya umisip sila ng isang paraan. Gumawa sila ng paraan na kung saan pipirma ang hari sa isang batas. Ang batas na ito na gawa ng mga prinsipe ay walang sino man ang pwedeng manalangin sa kahit na sinong Diyos, maliban na lamang kung sila'y mananalangin kay Haring Darius. At kung sino man ang sumuway dito, ay ipapatapon sa yungib ng mga dugo. Gustong gusto ito ng Haring Darius, dahil gusto niya, sa kanya lalapit ang mga tao at mananalangin. At isang araw, tinataka nito ng Haring Darius at ipinakalat sa buong kaharian at walang sino man ang pwedeng sumuway sa kautusan na ito. At isang araw, nakita nila si Daniel na nagpipray sa kanyang tahanan. At lagi naman itong ginagawa ni Daniel. Ngunit dahil siya'y sumuway sa kautusan ng hari, siya'y hinuli at ipinatapon sa yungib ng mga leon. At ang tanging nasabi na lamang ng hari sa kanya, naway iligtas ka ng iyong Diyos na pinaglilingkuran. Malungkot ang hari dahil isa si Daniel sa kanyang paboritong tagasunod. At isang gabi, hindi makatulog ang hari dahil iniisip niya si Daniel. At kinabukasan, pumunta siya sa yungib ng mga leon. Tinanaw niya si Daniel. Sabi niya, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? Sumagot si Daniel, buhay ang Diyos at iniligtas niya ako sa mga leon. Nagpadala siya ng mga anghel at isinarado niya ang bibig ng mga leon kaya hindi ako kinain. Natuwa ang hari at bumalik sila sa palasyo at gumawa ng panibagong kautusan ng hari. Nakalagay sa kautusan na ito na ang Diyos ni Daniel buhay at mahingan natin ng tulong sa lahat ng pagkakataon. Kaya mga bata, katulad ni Daniel, kapag nagpipray siya sa Panginoon, tinutupad ng Panginoon ang kanyang panalangin. Ganon din tayo mga bata. Kapag lalapit tayo sa ating Panginoon at magpipray tayo, tutuparin niya rin ang ating mga kahilingan, lalong-lalo na sa ganitong uri ng pagkakataon. Kakalimutan mag-pray mga bata sa Panginoong Hesus, ha? Diyan nagtatapos